Hello po mga bossing, may bagong dating po itong Huawei 5G CPE Pro. Itong model number or device name ay H122-373. Palagay ko wala siyang ano, no? PS9. So, wala siya PS9 connector. Nandito yung kanyang parang push button ba ito? Power button. So, okay, nakabuild in lang po siya. Hindi ko pa siya na-modified. Pero, base sa request niya, gusto niya i-modify ko mismo sa mismong dito sa bandang itaas. So, dito sa ibabaw, para lang diretso yung kanyang antenna stick yata yun. So, okay. Mag-split test na tayo. Ay, ipakita ko muna po ito yung network settings. So, naka 5G NSA siya. At actually, bumaksak siya sa 4G since na wala siyang outdoor antenna. So, 4G yan o. So, totally ilalak na lang natin siya sa 4G. Since nakapaksak siya sa 4G, then mag-speed test tayo na naka 4G lang. Pag-disable natin itong 5G. So, sa 4G, kanina 4 bars, no? Okay, 4 bus pa rin yung 4G, then mag-speed test na tayo. Di pa siya naka-modify, pero mamaya, mo-modify po natin siya. So sa 4G, yan pa rin, nasa 1, 2, 3 Mbps kapag walang outdoor antenna. So, ulitin ko po, nasa 4G tayo ngayon. Mamaya-maya, set ko ulit sa 5G NSA. Kasi may tendency dito, mayroon magkaroon ng 5G signal, maski 1 bar lang sa smart. So, naglalaro yung 700 kbps hanggang sa 3 mbps. So, unstable talaga kapag walang outdoor antenna. So, matagal ma-finish tong download na to. So yun, naglalaro sa 1 hanggang 2 Mbps. Bagal ma-finish. Okay. Ikaw malaman, ang tagal matapos tong speed test na to. Okay, 740 kbps. Alos ko tagal matapos, no? So, focus na lang tayo dito sa download speed.
di ko na to pipindot yung mismong show more info. Kaya, okay, lipat na tayo sa 5G NSA. Automatic, tapos save. Okay, mga 4G pa rin kasi since na di pa siya umilaw yung isang 5G dito. So, totally baksak pa rin siya sa 4G. So, ayan. So, okay, since bumagsak siya sa 4G pa rin, since na nasa 5G NSA na tayo, no choice na ako, i-modify ko na po ito. Then, mag-speed test tayo after ma-modify po ito. So, okay, cut muna po. Okay mga bossing, matatapos na po itong pagmamodify ko ng H122-373 na Huawei 5 GPE 5 CPE Pro. So ipakita ko po yung mga soldered kong SMA ports. So ito yung 700 to 2700 MHz yung apat. So ganun din sa kabila.
isang importante din yung mismong nasa 3,000 to 4,500 MHz. Ito po siya. So, ayan. Nasoldered ko siya sa ground, tapos sa center cable. Ganun din dito sa kabila. So, banda rin po siya, no, sa board na to na W, tapos B, as in W white and black. Okay. Ito nga pala yung wifi antenna, yung mismong so ito mga SMA connector, pigtail, IPEX. So ito yung pinagputulan ng hindi pa rin pinagputulan ito. So okay, itong dalawang ito yung 4,500 MHz, tapos ito yung apat na to 700 to 2,700 MHz. So okay, actually medyo nagkakanda mali-mali yata ako sa pagbutas nito. Trial at error ako. So ayan po siya. So okay, i-assemble ko na po. Assemble ko muna po. So madali na po ito i-assemble. Okay mga bossing, at lalo na kay boss MJ Uy, na-modified ko na po itong Huawei 5G CPE Pro 2 na H122-373. So nakikita niyo po ay naka-input na po yung Super Galaxy Ultimate. So okay, mag-speed test na tayo. So ang posisyon ng antena ngayon nasa bandang ibaba. So actually nasa 4G siya nakalock. Since kanina ay nag-speed test tayo ng walang external port sa 4G. Ito po siya. Kaninang umaga yan mga, kaninang umaga. Kaninang mga hapon yan mga 1:30 yata, something, okay. So, nakalak ko sa 4G. Okay, 4G nga. Okay, full bars. Then, mag-speed test na tayo na mayroong outdoor antenna. Okay, nasa 4G tayo. Actually, any combination po yan sa apat na ports ng 700 to 2,700 MHz. Yung apat na ports na yun. Maliban doon sa dalawang gitna. Yun ay 3,000 hanggang sa 4,500 MHz yung dalawang gitna. So okay, lipat natin yung external port sa bandang itaas na combination. Check natin. So naging 4G. Ito siya 4G plus, no? So nabawasan siya ng 1 bar. 3 bars, okay. So, lipat natin dyan sa
taas. Ayun, time to refresh lang talaga, kala ko. So, full bars. Then, speed test na tayo. Talaga hindi magandang combination to. So, lipat na lang natin sa ibang combination. Ayan, konting refresh. Then, speed test natin. Ayan, magandang combination. Kanina nga bagal dito, no? Or, sobrang bagal talaga itong magka-pants na to. So, nilipat ko siya sa banda rito. Ito magandang pares pa. Pati ito magandang pares. So, ito yung dalawang nandirito. Tapos, itong speed test na to, ito position na ba? So, okay, lipat na tayo sa 5G or 5G NSA. So, di na makapag-speed test ng walang outdoor antenna yung 5G NSA kasi ipapaktak po siya sa 4G. So, oops, nasa to yan. Ano, may iba yata settings nito. Yun, okay. So, set natin sa 5G unit. Okay, nasa 5G na ngayon or combination ng 5G tapos 4G. Okay, mag-speed test na tayo. Same position pa rin sa itong dalawang nasa gilid na to. Okay, pag-alaman ko, pwede siya umabot ng 150. Okay, 110. Lipat natin yung position ng itong isang ito. So, teka. Ito tayo sa dashboard. Lipat natin position ng outdoor antenna. By full bars.
Okay, kaya nung pabahala mag-review nitong video na to. So yung combination maganda rito. Okay ah. So how if combination yung nasa bandang itaas? So itagad natin. So tignan pag mas lang yung dashboard, tinanggal ko pareho. Naging 4G. Then, umaksak siya sa 4G, no? Palagay yung sa position na to ay hindi maganda. Pero yun, pumapalo siya ng ayun, nagkaroon na signal na ito eh. So subukan natin mag-speed test na dito sa yung position na. Okay, pwede pa rin. Parang pareho lang na. Eh, matas pala ito yung 260 sa banda dito, sa baba. Tapos ito, dalawang gilid. Okay, palagay ko quality tested na po ito. Boss, uy. So, by Monday ko na po ito isi-ship sa Lunes. Lunes ng after lunch. Okay, Boss MJ. Uy, maraming salamat sa inyong pag-avail ng aking services na modify service ng inyong Huawei 5G CPE Pro. CPE Pro to, okay. Okay, maraming salamat po at paalam po. Ako muli si Mr. Ramos. Okay, ang pahabol lang po itong position na to. So, kung nakalimutan ko itong position na to. So, mag-speed test na tayo. Sa mga combination, depende na rin po sa location po yan. So, okay, nasa 200. Compare kanina sa kaninang maga. Ito, ay kaninang mga hapon pala. Walang outdoor antenna. Then, kapag may outdoor antenna, pwede siya pumalo ng 260. So, okay. Separated sa video ko ay dito sin. So, lipat na tayo sa dito sin. Sa kabilang video ko.